without spoiling, ano ba yung makikita ng mga hindi pa nakakapanood ng pelikula sa inyong dalawa dito? Without spoiling, memo, ha? Nung spoiling daw. So, ang hirap, no? Naman ako sa iyo. Oh, hindi yung hindi yung spoil sa isa't isa. Hindi yung spoil sa pag magiging ano. Pagkaka, naku ha. Pero sige, simulan natin from ano siguro, from season 1. From 13.5. Ang alam lamang natin na nag-end yung conversation or yung relationship between the story of Wesley and Terrence na nagkita sila sa altar. Diba? Shoutout sa mga ka-alter dyan. Ayun, so bale, nakita naman natin nag-end doon. And then now, nagkita sila ngayon. Nakita ngayon si Wesley at si Terrence. Diba, Mr. Boredom? Nanginginig ako. Gusto ko magkwento. Pero hindi, tama yung sinabi ni Miggy. I mean, yung sa mga nakapanood ng season 1, di ba yung huling part ng Game Boy says 13.5, which is story ni Terrence, nandyan si Wesley, nandyan si Achilles. So, correct. Masasabi ko na lang is, kung ano yung nakita nyo ng 13.5, wala pa yon. Nandito mo makikita yung pagkakataon ni Terrence, doon mo makikilala si Terrence, si Wesley, si Achilles, yung mga buhay nila. Kasi sa season 1 kasi hindi mo naman talaga nakilala si Terrence. Nakilala mo si Terrence kasi as kontrabida. Wala, panira ng as relasyon. As third party. Oo, tama. Epal, diba? Third party, ganyan. So, ngayon, ito yung feeling ko yung majo-justify yung redemption ni Terrence talaga. And transfer characters. And nandyan si Wesley, nandyan si Achilles. So, feeling ko mas malawak yung story. Ah. Mas maraming emosyon, nandyan yung mga bagong kilig na yan, kasayahan. So makikita natin lahat sa movie. And so yung mga hindi pa nakakapanood, yun ang aabangan nila. Alam nyo na. Ang dami kong gustong sabihin kasi napanood ko na, kaya alam, pinipigilan ko rin yung sarili. Pinipigilan ko rin yung sarili ko kasi baka mamaya, dal-dal ni girl. Mahirap na. Pero yun yung kailangan nilang abangan na ano nga ba yung sinasabi nilang chance for love. Yun yung pinakakailangan nilang abangan. Kung ano nga ba yung chance na yun. Kasi dun yung makikita sa movie kung gaano ka. Basta, panoorin nyo na lang. Dapat kasi pala tinanong nakita kanina eh, nung hindi pa tayo live eh, kung mamaya na lang. So panoorin nyo po mga kapamilya para nakaka-relate kayo sa mga pinag-uusapan po namin. Sigurado naman po na sulit po ang ibabayad ninyo para sa pelikulang ito. Now I wanna ask you, because ako personally, I have yung mga points ko nung napanood ko siya na para ang galing, no, kapag ito napanood ng mga magulang, kapag ito napanood ng mga bata at ng iba pang mga tao na hindi pa ganun kabukas sa, we don't call it na kasi ata, it's not politically correct na to call it a same-sex na relationship eh. Pero let's call na lang this in the context of the movie, which is BL, Boys Love for Game Boys na lang. So, madami akong naging learnings then personally na parang sa akin, dito naging eye-opener siya for the viewers na ganun pala. Miggy, Kyle, syempre kayo mga straight kayo, diba? Tapos ito yung mga pinoportray niyong roles, ganyan. Ano sa palagay niyo ang pulot ninyo bilang tao after niyong mapanood tong project na ginawa niyo? Well, to be honest, Jay, it's about spreading awareness and love and to actually show people na deserve tayo lahat ng pagmamahal. Deserve natin yun na kung ano man yung magkakaiba naman tayo lahat eh. Diba? Magkakaiba naman tayo ng pananaw, ng gusto sa buhay. Pero at the end of the day, sana rin, yun lang talaga, yun nakuha ko doon na pagmamahal talaga eh. Uuwi at uuwi tayo doon sa pagmamahal. Yes. Kyle. Alam mo, ito yung isang ano sa Game Boys eh. Alam mo yung sobrang dami mong mapupulot. Sobrang, ako as Kyle Velino nung ginampanan ko si Terrence, mas lumawak yung ano ko eh. Ang dami kong natutunan sa character ko. Ang dami kong natutunan sa mga kapwa-artista ko, sa Game Boys, lahat ng ginawa namin. So, ako,
nakakatuwan, ang saya lang. Feeling ko, sabi ko nga dyan, ito yung isa sa maganda sa trabaho natin sa industriya. Nakakagawa tayo ng mga ibang trabaho na napapasok natin yung buhay ng iba. Sa bawat karakter na ginagawa natin, ang dami nating natutunan. And at the same time, ang daming taong nakaka-relate sa'yo. So, ang dami mong nai-inspire talaga. So, feeling ko ako, sa storya ng Game Boys, doon mo kasi makikita yung ano eh, yung tradisyon dati nung hindi pa ganong kalawak ang ano ng mga tao. Na meron hindi pa ganong ka-open. Ka-open. So, meron, kung napanood yun na si Tita Susan, meron mga Tita ganong Susan tao na nakakagigil. Na meron mga ganong tao talaga na, alam mo yun, nandyan sila, hindi sila mawawala eh. So tayo, bilang ikaw si Kok, bilang ikaw si Gavril, bilang ikaw si Cairo, anong gagawin mo? Magpapadala ka ba kay Tita Susan? O ipaglalaban mo kung ano yung nararamdaman mong tama? Pero wala ka namang tinatapakang tao. Yun naman yung sa buhay natin eh, di ba? Lalo na ngayong pandemic, Jai, na-realize natin na dati, iniisip natin yung sasabihin ng iba. Yun naman eh. Sa unang gagawin mo, ano kayang sasabihin ng kaibigan ko? Ano kayang sasabihin ni ganito, ni ganyan? Pero nakakalimutan na natin yung sarili nating happiness. Nakakalimutan na natin yung talaga magpapasaya sa atin na magbibigay ng fulfillment sa buhay natin na hindi nabibili ng kahit ano. Alam mo yung simple happiness na talagang sa huli yun yung hahanapin mo. So, feeling ko, isa sa naturo sa akin ng Game Boys na ito yung gawin mo kung ano yung gusto mo kasi sa ikli ng buhay, alam mo yun, kesa magsisi ka sa huli, as long as wala kang tinatapakang tao, as long as nagmamahal ka ng maayos, may takot ka sa Diyos, mahal mo ang kapwa-tao mo, feeling ko yun ang pinaka-importante, sundin mo kung ano yung gusto mo magpapasaya sa'yo. And in the end, walang regrets kasi pinili mo kung ano yung gusto mo eh. Diba? Pagdating mo sa end ng life mo, nakinig ba ako sa gusto ko? O nakinig ako sa gusto ng iba? Diba? So parang ang ano lang ng Game Boys, talagang ang daming lessons na paano pa ako, sobrang dami kong natutunan bilang Kyle Villino nung ginampanan ko si Terrence. And syempre sigurado ako sa lahat ng fans din natin. Kaya sobrang powerful ng story ng Game Boys the movie na to. Mas malalim and for sure mas maraming nakaka-relate talaga. Pero so, ayun po. Ano sinabi ni Kyle? You really can't please everyone eh. Basta as long as masaya ka, yun, as long as masaya ka, yun yung importante. True, oo. Pero yun na, dapat nating i-focus doon sa as long as masaya ka, yun ang importante. Pero remember, dapat wala tayong ibang natatapakang tao. Yes. Diba? Yun ang pinaka-importante talaga doon. Kasi syempre, diba, minsan hindi naman natin sadya yun talaga. Kapag ang puso ay kusang nakaramdam ng tibok para sa isang tao, 'di ba? Na hindi natin inaasahan. Sometimes yun pa yung yung kahit anong pilit mo na i-block yung feelings na yun kasi parehas kami ng gender. Hindi pwede kasi i-judge ako ng lahat ng tao sa paligid kasi ganito kasi ganyan. Pero end of the day, 'di ba? Hindi mo mararamdaman yung stress na yun if you follow kung ano talaga yung sinasabi nung unay mong nararamdaman, 'di ba?